Hey, what's up, Ethical Nation? So, right now, andito ako sa favorite place kasi ito lang yung malapit na sinisipag akong pumunta tuwing gusto ko. Maya-maya, paulan-ulan kasalukuyan dito, paulan-ulan. Kaya baka mamaya-maya tumakbo rin ako bigla. Ngayon, umaambo na naman. So, sa video nito, gusto ko lang meron lang akong gustong i-share sa inyo na something na natutunan ko before na alam kong makakatulong din sa inyo, which is yung quote na expect the best, prepare for the worst. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nagpa-positive thinking ka, pero syempre, nandun pa rin yung pagiging realistic mo. Maraming kasing mga, especially sa mga sa network marketing, huwag na tayo lumayo, no? Ayun, naulan na naman. Especially sa network marketing, na masyadong nagiging overrated yung pagiging positive to the point na hindi na realistic yung expectation na ginagawa natin sa sarili natin. So, tatakbo lang ako saglit. Naulan na naman. Nagwawala doon, hindi ko alam kung sino. So, pabugso-bugso yung ulan dito. Hindi ko alam kung maririnig nyo na umuulan, pero nakas na naman ang ulan. No? So, balik tayo sa topic na sinasabi ko. Masyadong nagiging focus sa pagiging positive to the point na hindi na nagiging realistic yung expectation natin. Tapos nafo-frustrate tayo bakit hindi nangyayari yung gusto natin. Eh, tayo lang rin naman yung may gawa nun. So, ano yung ibig ko sabihin? Hindi na... So, minsan kasi yung pagiging realistic nagiging limitation, no, para importante lang maintindihan natin yung balance between positivity and pagiging realistic. So for example, nagsisimula ka sa business, less than a year ka, tapos ang kinikita mo less than 10,000 a month, tapos ang goal mo makabili ng Ferrari within 1 year. Pero positive thinker ka, di ba? Sa tingin mo mangyayari yun? Posible, pero malabo. Kasi unang-una sa lahat, less than 10,000 kinikita mo, less than a year ka. So, ibig sabihin kulang ka pa sa experience, less than a year ka, unless manalo ka sa loto. Pwede mangyari. Diba? Pero alam naman natin, hindi maganda yung kalalabasan nun in the end. Kasi hindi mo nakuha yung experience, hindi mo nakuha yung tamang mindset behind the... Alam mo yun, ang pinaka-importante naman kasi, kaya nga, di ba, pag tinatanong tayo, kung kapag halimbawa si Sir Henry C, rest in peace sa kanya, nag-back to zero, kaya ba niyang ibalik ulit yung yaman niya? Yes, kasi meron siyang experience. So, yun lang naman yung point nun about sa loto. So, anyway, back tayo dun sa topic. Gusto mong makabili agad ng Ferrari kasi na-power ka dun sa upline mo, naka-Ferrari. 1 year. So, kung kukumputin mo yun, try mo kumputin. Sabihin na natin, magkukumpute tayo. Sabihin na natin na 26 million yun. Sabihin lang natin, hindi ko alam exact price, pero sabihin natin 26 million yung Ferrari. Ewan ko, baka mas mahal pa eh. Alam ko, hindi kasi ako mahilig sa mga ganun-ganun, kaya hindi ko din talaga alam. Pero yun yung idea ko about doon. Sabihin na lang natin 26 million. Baka yung iba sa inyo sabihin, second hand lang yun. Doesn't matter, sabihin natin 26 million. Sabihin na natin na babayaran mo lang siya is 30% down payment. Sabihin na natin na ganun. 26 million times 30%. So, ibig sabihin 7.8 million. So, 7.8 million divided by 12 months, kailangan mong kumita ng 650,000 a month. Kinikita mo less than 10,000 a month. Tapos, may mga expenses ka pa. Di ba? May mga bills ka pa o may responsibilidad ka pa. Tapos, ang gusto mo na mangyari ay makabili ng Ferrari. Okay na ba? Hindi mamulan. Okay. Makabili ng Ferrari worth 7.8 million na down payment. Hindi siya makatotohanan. No, posible siya pero ang labo, mafu-frustrate ka. Kasi gusto mong kitain, gusto mong makuha in a short period of time. And yun yung sinasabi nga ni Tony Robbins na masyado nating ina overestimate yung kaya nating gawin sa isang taon, ina-underestimate natin yung kaya nating gawin sa loob ng 10 taon. So yun yung ibig ko sabihin doon. May fact doon sa sinasabi ko na connected to doon sa sinasabi ko na positivity to the point na nagiging unrealistic ka na. So hindi sapat, kaya nga sinasabi ko sa mga videos ko na hindi sapat na puro positive ka lang. Maganda yun, kailangan natin yun.
para sa akin, ang positivity is yung tinitingnan mo yung cliche na sinasabi na glass half full kaysa glass half empty. Parang ganun, perspective siya. Tinitingnan mo yung maganda dun sa sitwasyon, kahit pangit. Yun yung maganda na itutulong ng positivity. Kasi kung ano nga yung nagiging focus natin, yun yung nag-expand. So, ibig sabihin, where the focus goes, the energy flows. Di ba yung kasabihan na ganun? Sana, alin yung focus mo, yun lang yung makikita mo, which is totoo naman talaga. So, dun nagiging beneficial yung positivity kasi perspective. Okay, nagiging perspective siya. Nagkakaroon ka ng positive na perspective sa buhay mo. Importante yon. Pero wag lang umabot sa point na unrealistic ka na. Kaya sinabi ko na expect the best, prepare for the worst. Kasi kahit gaano ka positive, uulan at uulan pa rin. Positive ako pero umulan. Di ba? Literal na umulan. Positive thinker ako. Hindi ko masasabi na talagang ano ako. May pagka-realistic talaga ako eh. Kaya nga sinasabi ko to sa inyo. Positive thinker ako. Tinitingnan ko yung maganda dun sa pangit na sitwasyon. Tinitingnan ko yung lesson dun sa pagkakamaling nangyari, sa hindi magandang nangyari. And ang palagi kong iniisip tuwing may hindi maganda nangyayari sa akin, magandang kwento to in the future. Yun yung palagi ko sinasabi. Na pag may hindi magandang nangyayari sa akin ngayon, magandang kwento in the future. Kaya meron ako mga ginagawang videos. Isa sa mga ginagawa ko is tuwing meron pangit na nangyayari sa akin sa kasalukuyan, binivideo ko yung sarili ko. Tapos nakikipag-usap ako in the future, which is pwede nyo rin gawin kasi kayo mga naka-smartphone na eh. Sabi ko nga, kung alam ko lang to nung nagsisimula pa lang ako, yung mga kwento ko sana ngayon ng hirap na na-experience ko before, na-record ko sana. Kasi wala akong smartphone nung mga panahon yun. Wala akong smartphone, cellphone ko talaga, dikipad lang. Sa 24 years ko dito sa mundo, dalawang smartphone pa lang yung dumadaan sa akin. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganun-ganun kasi ako pag gumahataw, laptop tsaka PC yung ginagamit. Yeah, yun yung meron ako. Okay, talagang yun yung meron ako. Na doon ako naglalaspag ng pera sa laptop, sa PC, pero smartphone hindi masyado. Pero yun nga, sabi ko kung natutunan ko lang ito before pa, siguro yung mga kwento ko ngayon na record ko, tapos may papakita ko sa inyo patunay ngayon, hanggang kwento na lang. Ang makakapagpatunay na lang nun is yung mga taong kasama ko before. Yung mga taong nakakakilala sa akin before, magulang ko, kapatid ko, future wife ko, yung mga dati kong downlines, mga dati kong members, sila yung makakapagpatunay ng mga sinasabi ko na totoo. So, yun yung sinasabi ko na yun. Balik ulit tayo sa topic, no? Expect the best, prepare for the worst. Tiniisip mo na maganda yung mangyayari, gusto mo maganda yung mangyayari, gusto natin ganun eh. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Gusto natin maganda mangyayari, pero at the same time, expect mo, kapag dumating yung worst, prepared ka. Ready ka. Diba? Ready kang pumalag, hindi yung bigla kang madadown, hindi naman ito yung gusto kong mangyayari. Hindi naman sa lahat ng oras nangyayari yung gusto natin. Sa ayaw natin at sa gusto, ang masusunod ay universe. Ang masusunod ay ang Diyos, kung ano yung gustong mangyari para sa atin. So, pero hindi siya nangyayari accidentally, hindi siya nangyayari para pahirapan tayo, hindi yun nangyayari para magdusa tayo o magdrama tayo, nangyayari yun kasi merong tinuturo sa atin. Meron tayong kailangan malampasan. Kaya nga sabi sa kaya nga tawag sa ano eh, 'di ba? Usually ano ba yung another term sa problema? Pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Ibig sabihin, dadaanan mo lang 'yon, hindi mo tatambayan. Hindi siya tinawag na may pinagtatambayan. Diba? May pinagdadaanan. Ibig sabihin, dadaanan mo lang yun. So, meron tayong mga ibabato sa atin ng universe na ganun. May mga ibabato na challenges. Kasi, sabi nga, be careful what you wish for. Gusto mo ng ganitong buhay, gusto mo ng ganyan, gusto mo kumita ng ganito, gusto mo ng savings na ganito, gusto mo yung makapag-travel sa ganyan. Bibigyan ka ng universe. Alam mo, kung nagsasalita lang yan, sasabihin yan, talaga ba? Gusto mo ba yon? O sige, bibigyan kita ng ganitong challenge. Pag nakalampas ka dyan, sige, bibigay ko sa'yo. Pero kung hindi, hanggang salita ka lang. Ang daming network marketers ganon, hanggang salita lang. Especially, kahit pa yung mga ano, yung mga nagdadrama ng reason why nila. Diba, magdadrama, ang drama ng reason why, napakalalim. Tapos after a week, after a month, wala na, quit na. Hanggang salita lang. Sana hindi ka ganon. Ang dami ko na na-encounter na ganun. Nagdadrama pa sa akin, mala MMK pa yung buhay. Tapos wala na, nag-quit na. So hindi rin sapat yung masyadong, hindi rin sapat yung malalim yung reason why mo. Kasi naniniwala ako, ang totoong malalim ang reason why, tumatrabaho, hindi na nagsasalita. Hindi na sila nagdadrama, hindi na nila kailangan pa mag-explain ng reason why nila. Hindi na. Pag tinanong mo, syempre, sabihin nila, pero
Hindi, tatrabaho yan. Mas maraming trabaho na ginagawa yan kaysa sa salita niya. Doon ako naniniwala. Yun totoong malalim ang reason why. Kung ano man ang reason why niya. Kasi ito gumagalaw. So, once again, expect the best. Positive tayo. Tingnan natin yung perspective, yung magandang perspective. Ano yung makukuha nating lesson? Ano yung maganda sa sitwasyon na to? I-change natin yung focus natin sa pagtingin sa positive. And expect the best. Then prepare for the worst. Ready ka pa rin kung sakasakaling dumaan. Sabi nga, di ba, masama ka man o mabuti, dadaanan ka pa rin ng ulan. So, wala namang pinipili ang ulan eh. Kahit saan, dadaan yan. Bagyo, walang pinipili yan. Dadaan yan kung saan niya gusto. Mabuti ka man o masama, naniniwala ka sa Diyos o hindi, dadaanan ka ng bagyo. Positive ka o negative ka, dadaanan ka ng bagyo. So, that is how the world works. Ganun umiikot ang mundo eh. So, kailangan bilang tao, hindi natin, walang pake, sabi ko nga, di ba, walang pakialam ang mundo sa nararamdaman natin. So, tayo bilang tao, tayo yung mag-a-adjust. That is why, expect the best. Prepare for the worst. So, yun lang yung masasabi ko regarding doon. I hope meron sa inyo kahit papano na motivate, na inspire. Ako aminado ko, hindi talaga ako magaling na motivator or ano. Sinasabi nila magaling ako mag-motivate. Yung iba sa inyo, hindi ko alam, pero hindi ko nakikita yung sarili ko na motivator. Kasi para sa akin, yung mga motivator, yung kaya mo yan, maniwala ka lang sa sarili mo. Hindi ako ganun eh. So, I hope na-inspire kayo kahit papano. And kung nagustuhan nyo tong video na to, i-like nyo. Comment kayo dyan sa baba kung ano natutunan mo, kung ano yung isa sa pinakat pumatak sa'yo, okay? So, kung ano yung isa sa pinakat pumatak sa'yo na sa mga pinagsasabi ko, comment mo dyan sa baba. Share mo to sa mga members mo, sa teammates mo, lalo na yung mga pinanghihinaan ng loob kasi sigurado naman na makakatulong sa kanito, makaka-inspire sa kanila. Kung ikaw ay isang network marketer na talagang nahihirapan ka currently sa business mo, kahit feeling mo ginagawa mo naman lahat ng ginagawa mo, meron akong free training course na ginawa para sa'yo, which is Walang Paweran Bootcamp. Kung hindi mo pa na-access yon, hanapin mo yan lang yung link sa description sa ilalim ng video na to. Makikita mo doon, Walang Paweran Bootcamp. Libre yon, okay? Intensive training yon. Doon mo malalaman lahat ng sikreto, lahat ng kailangan mong malaman. Bakit ka nahihirapan currently sa business mo, kahit na masipag ka naman, kahit matagal ka na, kahit sinusunod mo lahat ng sinasabi ni Upline, doon mo matututunan lahat. So hanapin mo lang yung link sa description ng video nito. Libre lang yun. Habang libre pa, hindi ko alam kung hanggang kailan magiging libre yan. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!